daw, pogi, susiyat. Uy, walang ganon. Wholesome lang tayo. Erase, erase. Nandito tayo sa UP para mag-aral, di ba? PM kung agree. Okay, so in regards to course wars. Course wars. Course wars. Impression on the following colleges. So sa CAFS, isa lang yung kilala kong taga-CAFS eh. CAFS? Mga studios yan. Healthiest and fitness. Madagaling magluto. Foodie. Kapag may food-related na pinag-uusapan, magbibigay agad sila ng trivias. Ewan ko, pero pag naririnig ko ang CAFS, naisip ko ano. Malakas. Kasi lagi silang nasa field, tapos nasa labas sila doing outdoor shit. SpongeBob and Patrick sa UPLB. Nagja-jellyfish hunting sila. Paikot-ikot sa UPLB kasi meron silang entomology subject. Next naman yung cast. Sobrang hirap magbigay na impression sa cast kasi sobrang diverse. Like, they're literally from all walks of life. It's the biggest college. As in, sobrang laki. Parang oversaturated na nga sila. Maraming tibak. Big tibak energy, ganun. Sila yung mga students na ipaglalaban ka hanggang dulo. Super happy ng community nila. Solid and kalog. They speak their minds. Saya to kasama, mga kas. Kasi daming nasa isip. They're so nice. As in, tas parang ang eloquently spoken nila. Pati yung CDC, ganun mo sila. They like kas, the arts people of kas. But like, they're alta. Mga Englishero. Mga tipong, that's like, parang like... Dito rin yung mga malalupit pumorma. Di fine, pagpasok mo pala ng campus, sila agad makikita mo yung parang may naka-leather jacket, may mga naka... Yung mga minsan naka-heels. Kung gusto mong makakuha ng outfit ideas, punta ka lang ng CDC building. With matching iba-ibang hair color pa yun, ha? Sayat! Automatic delayed? Naawa na lang ako sa kanila. Iyak sila ng mga 3 minutes dahil sa ensay, tapos aral sila. Pero one thing's for sure, mga Seiyat, mahilig talaga sila sa pancit canton. Amoy pancit canton. By the way, sino po yung nagpauso na amoy yosi kami in pancit canton? Like, that's not true. Totoo. Totoo yung mga naririnig nyo. Na mga amoy pancit canton, minsan ako mismo yung amoy pancit canton. Maraming. Backboy. Hugad ng mga lalaki. Sabi na raming cute daw. Though hindi ko alam, hindi ko alam kung totoo siya. So, PM niyo na lang ako sa Yad People. Type P for true, type F for false. Type M kung type mo ko. Charot! Sam, I don't know. Wala ko masyadong idea sa ginagawa nila. Corporate people, ganyan. Mayayaman. Alam mo, itong Sam, ang lapit lang ng ano nila, ng college nila, pero ang dami sa kanila may kotse. As in, palagi puno yung parking lot nila, which is... Ang daming mayaman sa SEM. Kahit SEM student ako, hindi ko pa rin talaga gets kung para saan ba yung red staple wires. Paki-explain po, SEM. CFNR, oh my god, CFNR people are like the nicest. Because what? The location of their college humbles them a lot. Laging MIA. Kasi lagi sila nasa forest. Parang ganda nun, isarili silang UP doon. Nature lovers. Lagi silang surrounded ng mga puno, ganyan, sa taas, sa forestry. So nakainggit kasi parang feeling ko sobrang fresh ng air doon. Tapos parang medyo malamig, ganyan. Tapos fun din yung ginagawa nila. I don't know talaga kung sino yung mga forestry. Like if you see someone, like your friend, sometimes malalaman mo na, oh, vet mentor or something. Pero if you don't know their course, they're probably forestry. Check. Approachable and mentally stable. Very friendly mga tao. Pinaka-sweet na mga tao. As in, mabubusog ka sa pagmamahal. Tapos, feel ko, Cheren yung pinaka-masipag na college. Halos lahat ng kilala kong Che, on-time graduate. Sana all. And CBM, of course, ano ba? Kami lang naman yung may fountain of youth na inaakalang mga freshman kami kahit na ang mga batch namin sobrang tanda na. Ang impression ko sa mga CVM students ay malilinis. Mainly because I always see them wearing their uniform na all white, which makes them look super clean. Grabe, like they're so approachable and they're such good friends. Sobrang lambing na mga ano, taga CVM. Just so cute, like kasi makikita ko sila minsan, may dala sila mga pets. And from what I hear, mahirap din talaga siya. So yun, usually impressions ko is kung ano rin yung nababasa ko and naririnig ko from other people. Yung mga sinabi ko stereotypes, do I believe in
college stereotypes. So, nung una, oo, sobrang naniniwala ako kasi parang napansin ko, lahat ng ma-meet ko from a certain college, nagsasakto yung traits nila dun sa stereotypes. Yes, syempre. Especially sa Seyat. Kasi bilang taga-Seyat, medyo na-experience ko yun ako mismo. Ako feel ko, since hindi pa ako nakakapag-explore masyado sa LB, I don't believe in this. I really want to emphasize, isa na mawala na yung stigma na kami mga taga-SEM ay mga mukhang pera. Hindi po yun totoo. SEM does not mean College of Earning Money or conyos exploiting the manggagawa. No. May stereotypes talaga, pero hindi naman lahat ng stereotypes per college or per course, eh, totoo. Stereotype lang siya, so it's not proven. You don't have to prove na totoo yung mga stereotypes na yan or mula. Kasi in the first place, general knowledge na lang siya ng mga tao about your college or about your course. Throughout the years of my stay in the university, I've met a lot of people from different walks of life, and I've observed that they have different lifestyles, they have different habits, backgrounds, and it's not always the same for every course. That probably explains why I'm having quite a hard time in trying to figure out what my impressions are on people based on their colleges. It's because I believe that although they have common grounds or they share something in the same college or course, there would always be something that makes an individual stand out. Hindi naman talaga, as in kung ano yung stereotype yun talaga sila, every person behind the course still have their own story. So, ayun, end of topic 2. Hi, this is Roma Villarreal, President of the UPLB Com Art Society. Thank you for watching our second episode of Catch Up. If you enjoyed this video, please give us a like and follow us on our official social media accounts at UPLB Com Art Sub. This release is brought to you by the UPLB Com Art Society in partnership with UPLB SGDC, UPLB Choral Ensemble, UP GURO, UPLB Writers Club, UP Internet Freedom Network, and Makiling Ultimate Club. Tune in again next time as we catch up together. Thank you for watching!